kabutihan mo. Ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Tatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. God be all the glory. Magandang araw po mga kapatid. Muli tayo po ay nasa midweek service. Nawa ang lahat ay nasa maayos na kalagayan, magandang kalusugan. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat, muli kami pinagpapasalamat. At sa araw na ito ay sama-sama po kami na makikinig ng online message mo na magbibigay po ng kaliwanagan sa bawat isa. Aming dalangin po, Panginoon, na ang iba na ni Espiritu ang siya manguna sa amin, na we acknowledge that the Holy Spirit is our true teachers. At ang aming panalangin, buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa, at ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan, sapagkat ikaw po ang may-hari ng lahat ng bagay, at sa iyo po ang kapangyarihan, ang kaharian at kapurian magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, tayo po ay nasa GCQ pa rin po. Dahil dito sa coronavirus na ito, ay itong pandemic na ating dinaranas. Ano po ba ang ibig sabihin ng pandemic? Tinignan ko po. Pandemic is a widespread disease
a disease or condition that is found in a large part of a population. So this deadly disease caused by coronavirus is very dangerous in the health of the people. No, na ito ay nakamamatay, nasakit, no, dahil dito sa virus na ito. Mapanganib sa kalusugan ng mga tao. Alam niyo po ba, bago pa po dumating ang COVID-19 na ito sa mundo, kumalat sa buong mundo, ay meron na pong tinatawag na spiritual pandemic. A deadly disease of sin that causes a person died spiritually. This spiritual virus, which we call sin, is started from one person and transferred to another person. At ito po yung kinatatakutan, di po ba, ng mga DOH, ang gobyerno, na nagmula sa isang tao, itong disease na ito, at nalipat sa isang tao dahil sa kanyang pakikisalamuha. No? Ganon din po, wala pa po itong virus na ito, meron na pong nag-exist sa sangkatauhan na tinatawag na spiritual pandemic o itong virus ng kasalanan. Saan po ba nagpasimula itong virus ng kasalanan na ito? Na kailangan natin maintindihan na ito ay pumapatay sa atin spiritually. Dahil sa virus na ito, tayo po ay nawalay sa Diyos. Na we are separated from God because of this sin. Makikita po natin ito sa pasimula pa lamang sa Book of Genesis, ay nagpasimula ang virus na ito, yung deadly disease of sin na ito, na kasalanan, na namatay ang tao dahil dito. Ang sabi ng Genesis chapter 3, verse 11 to 13, may kautusan po ang Diyos sa unang tao na sinabi niya kay Adan na lahat ng bunga ng punong kahoy ay pwede mong kainin. Maliban dun sa punong kahoy na nasa gitna ng Garden of Eden na nagbibigay ng knowledge, no, between the good and evil, ay huwag mong kakainin. Dahil sa oras na kainin mo yon, ikaw ay mamamatay. Ang sinasabi pong kamatayan doon ng Panginoon ay yung spiritual death, no, na mawawalay ka sa Diyos dahil sa kapangyarihan na kasalanan ito. Tingnan niyo po ang sabi. And he said, who told you that you were naked? Inaanap kasi ang Diyos na dito si Eden, eh, nagkasalanan sila. Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? The man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Nakita nyo, nanisi pa. E samantalang ang covenant, ang utos ay sa kanya ibinigay. Ang kasalanan niya doon dito, hindi niya pinaliwanag mabuti sa kanyang asawa. Kay Eva, nakita na niya na bawal kainin yun at natutokso na nga si Eva, ay hindi niya pinigil. No? Parang sa ngayon, sinasabi na nga, huwag lalabas ang bahay, huwag pupunta, sinasabi na, huwag kapakat ka. Hindi natin sinasaway. Kaya ito ay nangyayari dahil sa ating kapabayaan sa maling implementasyon ng mga kautusan. So, sabi ng verse 13, then the Lord God said to the woman, what is this? What is this you have done? The woman said, the serpent deceived me and I hate. Tinukso kasi ako nung aas na to, eh. Itong old serpent na to, nagre-represent na si Satan. So, itong mga virus na ito ay nagpasimula po to sa gawang masama ng kaaway natin. Up to the present situation, sino po ba ang nagkalat ng mga virus na ina? Ito po ay gawa ng kasalanan ng tao, kaya kumalat. Kaya ang tao ay namamatay dahil dito sa virus na ito, sa COVID na ito, na kinatatakutan po ng mga tao. Hindi po ba? Ito po ay mga bagay na kinatatakutan ng mga tao. Kaya po sa araw na ito, ang ating punta topic ay spiritual pandemic. No? Makikita po natin ito sa Acts chapter 11, verse 19 to 26. What we need to heal this spiritual pandemic? Ano ba ang kailangan natin upang magamot itong virus na ito, itong kasalanan na ito? We have three kinds of spiritual frontliners to care for those infected by deadly disease of sin. Kinakailangan natin ang frontliners
Di ba ito yung sabi, bagong bayani? Sabi ng gobyerno, mga frontliners. Bakit, ano ba ang purpose ng frontliners? Ano bang ginagawa nila? Sila po yung mga nangangalaga sa mga tao na na-infeksyon ng virus upang sila po ay gumaling. But kalungkutan, may mga namamatay po. Ang nakatutuwa po ay may mga nakaka-recover po. Hindi po ba marami po ang gumagaling? Ngunit patuloy pong maraming naapektuhan ng virus na ito. Tingnan po natin. In Acts 11:19-21, ito yung text natin. Siniseries po natin ang Acts. Now those who were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word to no one but the Jews only. But some of them were men from Cyprus and Cyrene who, when they had come to Antioch, spoke to the Hellenists, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord. Pinapakita po ng text na ito, ang isang frontliners po, spiritual frontliners, ay walang iba kundi the believers of our Lord Jesus Christ, yung mga mananampalataya. Alam niyo po ba ang istorya nito sa Acts 11, bago po nakarating dito, ay nung si Apostle Pablo po, nang bumaba po ang Holy Spirit na pangako do sa araw Pentecost, napuspus sila ng Banal na Espiritu at nangaral po si Peter sa maraming tao, at 3,000 agad ang nanampalataya at naligtas sa pamamagitan ng pangangaral po ni Peter. Sa second preaching po niya ay nadagdagan na naman, 2,000 ang naligtas. So dumadami po yung mga mananampalataya po ni Kristo. Sa third preaching niya, hindi na mabilang, multitude was saved because of Peter preaching the gospel. So hindi na mabilang, dito po nang galing yung mga mananampalatayang ito. Kaya lang, ay dumating sa punto ay nagkaroon po ng persecution dahil hindi matanggap ng mga Pharisees, ng mga religious leaders during that time, na tinatalo na sila nito mga apostol ni Jesus Christ, na ayaw nilang tanggapin, nababawasan yung member nila, no? Kaya gumawa sila ng parahan ay ulihin po ang mga believers ni Jesus Christ at ikulong at patayin. Isa po rito si Apostle Pablo na umuhuli. Ito ay nangyari sa Acts 11, ay namangyari po ito nang patayin po si Stephen. Nagkaroon po ng matinding persecution, ang mga Kristiyano po ay nagkalat po, nagiwaiwalay, tumakbo kung saan saan. At itong mga lalaking ito na ay galing sa Cyprus at Cyrene, nakarating po sila sa bayan ng Antioch at nangaral po ng mabuting balita ng kaligtasan upang yung deadly disease ng kasalanan ay matanggal, ma-heal. Ano po ba ang ipinangaral nila? Well, sabi nga rito, great number believe and turn to the Lord. Maraming tao po ang nanampalataya kay Kristo at sumunod. So many believers were so afraid during the time, during the persecution, no? Kaya nagtakbuhan sila eh. Takot sila kasi uuli sila at papatayin sila. At na-witnessan po nila yung ginawa po ng mga religious leaders kay Stephen, no? Unang martyr po na pinapakita po sa Book of Acts. These are the people who believe in the preaching of Apostle Peter after the Pentecost, di ba? Tingnan niyo po, takot sila. Ang sabi po ng Bible in Matthew chapter 10 verse 28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapapatay sa kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Kaya matakot yan sa pandemic COVID-19 yan, kasi mamamatay naman talaga tayo, di po ba? Ang mahalaga, matakot ka doon sa kaluluwa mong mamamatay, na merong kapangyarihan pong pumatay sa kaluluwa mo. Ano? Yung kasalanan na nananatili sa'yo. Na para yan ay maggamot, gumaling, kinakailangan po ay
magsisi ka sa lahat ng kasalanang nagawa mo, manampalataya kay Kristo Jesus na siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao na namatay sa krus at ang dugo ni Kristo ay siyang nag-ugas sa iyong mga kasalanan, yung virus of sin na ito, upang ikaw ay mapatawad at manampalataya ka sa tatlong araw si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay at sinasabi ikaw ay may buhay na walang hanggan. Amen po ba dyan? Doon ka matakot na yung kaluluwa mo ay pupunta sa impyerno dahil doon sa virus na yan na nasa iyo na hindi pa napapagaling dahil sa iyong kasalanan, hindi pa gumagaling dahil hindi ka nanampalataya at tunay na sumunod kay Kristo. Diyan ka matakot. Hindi ka gagaling. Patay ka. Pero, para kayo makarecover, you need our Lord Jesus Christ in your life. So, these brothers preach the gospel of salvation. Ito yung gospel of salvation. Sabi ni Pablo, pinaliwanag niya, ano ba yung salvation? Ano ba yung gospel? Ano ba yung mabuting balita? Ito yung matatagpuan mo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4. Sabi niya, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. See? Ito yung gospel eh. Si Kristo yung namatay, inilibing muling nabuhay. Complete. Panampalatayanan mo yan. At ikaw ay mapapatawad, mapapagaling sa sakit na kasalanan ito. By His wounds, you were healed. Sa pamamagitan po ng mga latay at dugo ni Kristo, ikaw ay gumaling sa iyong sakit dahil sa kasalanan ito. Sabi po sa akin dito, hindi ito yung physical illness, hindi yung physical sickness, kundi spiritual sickness, pinagaling ka ng dugo ni Kristo. Dahil kung yung physical na sinasabi doon, eh wala na sanang namamatay. Hindi po ba? Sabi nga, walang lunas sa kamatayan, sabi ng ibang doktor. Ngunit may lunas sa sakit. May lunas po sa kamatayan. Spiritual. But sa physical death, wala po lunas. Amen? Gusto ko lang iklaro. So, in Romans 5:9, verse 11, since we have now been justified by His blood, pinamaging matuwid tayo, sa harap ng Diyos dahil sa kanyang dugo. How much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Nakita niyo po, na-reconcile na tayo. Pinalaya na po tayo sa galit ng Diyos dahil sa virus ng kasalanan ito. Noon pa man, meron ng tinatawag na spiritual pandemic nang ipinanganak ng tao yung minanan nating kasalanan. Nandyan na yan. Kaya kinakailangan, ano ang vaccine? Ano antidote dyan? Si Jesus Christ, the blood of Jesus. Amen po ba dyan? Sabi nga ng IATF, according to the IATF sa DOH, in order to fight this virus, you wash your hands from time to time. No? Lagi magugas ng tubig, sabon, di ba? Para mawala yung virus yan. Okay. Sabi naman ni Lord, the deadly disease of sin in you, I will wash it. Sino magugas? Si Lord ang maglilinis. Yung kasalanan nasa atin spiritually. Si Lord. Si Lord ang ating ama ang maglilinis. Sabi nga na Ezekiel 36, oh, I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. Ano ba to? Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Actually, ang idols po dito not only pertain to the image, no, ng mga Diyos-Diyosan, kundi anything that you prioritize in your life than God, that is idol. Na mas binibigyan mo ng panahon kesa sa Diyos, ay idolatry po yan. Lilinisin ka ni Lord sa ganon, na kailanman sa buhay mo, hindi mo siya pinriority. Mas pinapriority mo ang mga bagay-bagay
na magpapasaya sa isang mundong ito. Alam niyo po, nakakalungkot, minsan, ang mga tao po ay mas nakapokus dun sa kasiyahan pa sarili. Like, dito po makikita natin sa social media, narinig ko lang, na ang mga tao po ay busy po sa pakapanonood sa social media, milyon-milyon ang viewers, na hindi naman ito nagbibigay ng magandang future sa kanila, walang eternal value, kundi pangbundo lang, pansamantalang kasiyahan lang. Mas pinanonood nila yon. Pero yung mga spiritual na bagay na nagbibigay po ng kaliwanagan sa isip ng tao, birang nagbibiyos, hundreds lang, thousands lang. Pero itong mga kalokohan na ito na kung ano-ano pinagsasabi, anong pinaggagawa sa message, mas pinapanood ang tao, milyon-milyon, nakakalungkot po. Why? Because these millions people, it means, are still not priorityng searching and seeking for God's. Yan po ang nakalulungkot. Kaya tayo mga Kristiyano po, may responsibility tayo to enlighten their mind and their heart. Sabi po ng Hebrews 9:22, sabi, ugas-ugas para mawala yung virus. Sabi ni Lord, para mawala yung virus sa iyong espiritu, sa iyong kaluluwa, ugas-ugas. Ako mismo, mag-uugas sa iyo. Manampalataya ka lang. At sabi ng Hebrews 9, ito mas maganda. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kung walang pagbubupo ng dugo, yung kasalanan po na nasa atin, yung virus, yung bacteria, yung mikrobyo, ay hindi malilinis. We need the blood of Jesus. You have to believe in the blood of Jesus. Second, frontliners, spiritual frontliners, nakakailanganan na mga alaga sa atin upang tayo ay spiritually na patuloy na gumaling, hindi mamatay. The leaders of the church, ang mga leaders po ng church, in verse 22 to 24, tingnan niyo po ang nangyari. Then news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go as far as Antioch. When he came and had seen the grace of God, he was glad and encouraged them all that with purpose of heart they should continue with the Lord. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. And a great many people were added to the Lord. Grabe! Narinig po ng mga leaders ng church at Jerusalem yung nangyari pong pananampalataya o pagliligtas ng Diyos sa bayan ng Antioch, no? Na ang sabi nga ng mga scholars, ang population doon during that time nasa 500,000, no? Malaking city, maraming tao, no? Third largest city sa Rome, no? Sabi nga rito na nagpadala sila ng representatives to follow up the mission outside the city of Jerusalem, doon sa Antioch. Sino po ang napili nila? No? Walang iba kundi si Jerusalem. Ah, si Barnabas, no? Barnabas, no? So sabi rito, the church leaders in Jerusalem had the responsibility to shepherd the scattered flock as leaders, no? Yung mga nagkalat na kasama na ang mga Gentile congregation doon na kailangan nilang alagaan. During that time kasi, nakapokus lang sila sa mga Udyo, eh, sa mga tuli. Pero, ang gusto ni Lord, huwag lang yan sa lahat ng tao. No? Kaya nga, responsible sila, itong mga leaders nito, malaman nila na may mga bagong na born again doon, na nampalataya kay Kristo, kinakailangan nilang maalagaan yon. Eh, sino mga ngalaga? Kaya, pinadala nila si Barnabas. No? Walang iba, si Barnabas po, ito po yung si Bernabe, di ba? Okay. So, leaders made a wise decision to send Barnabas. Why? Dahil to si Barnabas, yung kanyang nickname ay pinamumuhay niya. Ang meaning kasi ng Barnabas ay encouragement. Kaya makikita, di ba, he was glad and encouraged them all. No, mula sa puso. Talagang pinanakasya. Sabi niya, manatili lang kayo sa Panginoon. No?
At ang Diyos ang mangangalaga sa inyo, poproteksyon ng kayo, at magbibigay ng inyong kapayapaan. So sabi nga, He is full of the Holy Spirit, puspos siya ng banal espiritu, at malakas ang pananampalataya ni Bernabe. So yung new Christians and new churches need people like Barnabas. Why? To encourage them in their growth and ministry. Para sila ma-encourage, lumago sa kanilang pananampalataya at makapag-minister din po. No? So, how did Barnabas encourage these new Gentiles, believers? Paano? Paano niya na-encourage? One thing ang ginawa po ni Barnabas, i-rejoice at what is on. Pinakita niya, wow! Natutuwa ako dahil ang mga Hintil na hindi Hudyo ay nanampalataya kay Kristo. At may kapayapaan, naguglo ang mga mukha nila, nagkaroon ng peace and joy. Kaya tumantawa si Barnabas, ipinakita niya na siya'y nagagalak. Kaya tayo po ay ipakita po natin sa mga tao na tayo po'y nagagalak dahil sila ay may pananampalataya kay Kristo. O tayo magpakita ng discouragement as leaders. We have to show to them that we are so glad, we are rejoicing because they accepted Christ in their life. So that is our responsibility as a leaders of the church. So, ginawa pa niya, Barnabas worshiping with the Gentiles. Nasabi niya, it is a new experience worshiping with the Gentiles. No, na hindi na aking kalahing Udyo, no? So, i-approach it positively, i-encourage siya, hindi niya pinakitang lumalayo siya kahit may nakakitang Udyo, hindi niya kini-criticize ang mga mali nila, kundi pinakita niya yung care. Yan si Barnabas. Why? Because Barnabas was so filled with the Spirit of God. Yung love ng Panginoon ay nasa kanya. Kasi ang Diyos walang pinipili. Basta ang tao ay nagsusumikap na lumapit sa Diyos, you care for them. Encourage them. Do not be discouraged. No? Kung ang kaaway, dinidiscourage ka, hindi na susunod ang gusto mo, ano mo yan? Ignore mo yan. Kundi, gawin mo kung anong pinagagawa ng Diyos sa'yo. Katulad ni Barnabas, i-encourage the Gentiles believers. I-rejoice, i-worship with the Gentiles. I-make fellowship with the Gentiles. Excuse me. It was a work of God. Kumilos po ang Diyos sa buhay ni Barnabas. Ginamit si Barnabas na instrument of God, no? To take good care the flocks of God. So Barnabas give thanks for the grace of God. Sabi niya, thanks God for the grace. Pati mga Hintil naligtas, no? At ano naging resulta? A great number, great many people were added to the Lord. Grabe. Hindi na mabilang kung ilan po ang na-convert, na naligtas po dahil sa pangaral ng mga kapatiran at pag-i-encourage po ni Barnabas. So, i-emphasize dedication of the heart, no? As he taught people the word of God, no? Binigyan talaga ni Barnabas ng diin, no? Ang pag-aalay ng kanyang puso abang itinuturo niya ang salita ng Diyos sa mga tao. Why? Because the Bible says he was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great many people were added to the Lord. Amen. Yung virus of sin gumaling dahil sa mga Kristiyano na nangaral na mabuting balita at dahil sa follow-up mission na ginawa ni Barnabas to encourage them, to eat with them, to have fellowship with them. So there is a wonderful result, di ba, from Barnabas. From Barnabas' work in Antioch, the church witness made a great impact on the city so that many people were added to the Lord. Yung impact na ginawa. Alam niyo po ba, no? When the believers are grounded in the word, no? Pag grounded sa salita ng Diyos, they will have a strong witness to the lost, and there will be a balance in the church between edification and evangelism
worship and witness, teaching and testifying. Balance dahil dyan. Kasi grounded ka ng salita ng Diyos eh. Kaya dito sa church natin sa UPCI, we are always emphasizing to do your daily devotion. Meditate the Word of God day and night. Whatever happens, read the Word of God, pray unto the Lord, have fellowship with God. Kaya tinuturo natin, especially you young ones, kayong mga kabataan, kayong mga youth, huwag kayong masyadong mapokus sa sistema ng mundo ito. You focus on your spiritual growth, hindi kung anong-anong pinaggagawa ninyo. Amen? There are times the leaders was discouraged because the way you show no interest in the edification. No? Wala kayong interest eh. Kaya tuloy kami mga leader, minsan, ay nangihina. Hindi kami nai-encourage. No? Kasi, you're not showing interest in our effort to make you grow in your spiritual life. No? Wala kayong interest. Pero, please, show your interest. No? Parang ganahan naman kami. Yung nasabi po, kayo rin ang makikinabang. Hindi kami. Kayo ang makikinabang kapag sinuportaan nyo ang gawain ng mga leaders. Amen? So, the church leader responsibility is to monitor the spiritual life of the believers. That the virus or sin infected them was totally eradicated. Mawala. To make sure, sabi rito ng IATF, para hindi ka ma-impact ng COVID-19 ito, make sure you are wearing your face shield at all times when you go out. Alam niyo po, itong spiritual pandemic na to, itong face shield na ito, itong face mask na ito, dapat lagi, ano ba ang purpose niya sa ating paglabas? Tignan niyo po. So make sure, sabi nila, na we have to wear our face shield, face mask at all times when we go out. Why? So that your eyes will be protected from the virus of sin. Kasi, sabi ng Bible, baka pag may nakita kang mga babae, sexy, naka-bikini, naka-miniskirt, ay matukso ka, magkasala ka pa. Sabi rito, I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Di ba ba? So dapat ingat-ingatan natin yung mga tinitignan natin. No? Like what happened to David, nung siya po ay na-pull out sa gera, ari siya dapat eh, nasa gera siya, pero napahinga, gusto ko muna mag-relax. Sa kanyang pagpapahinga, nakita niya tuloy si Bathsheba, naliligo. Natukso tuloy siya. Hindi ba? Anong ginawa niya? Pinatawag niya si Bathsheba at sinipingan niya at nabuntis. So, kasalanan. So, your mouth, no, will be protected from the virus of sin. Para may mouth mo ay maingatan po na ikaw ay magkasala. Kasi nga, minsan ay kung ano-ano lumalabas sa ating mga bibig. No? Sabi nga ni James, ingatan niyo yung mga dila, no, na magsalita ng mga bagay na hindi mabuti. Ito yung naging topic namin nila Pastor Mac. No? Tinuro niya sa Pantok's live group niya na out of the abundance of the heart, the mouth speak. Hindi naman yung dila ang problema minsan, kundi ang puso. No? Yun yung lumalabas sa iyong bibig, yung kasalanan. Pero dahil ikaw ay nalinis na, binago na ng Diyos ang iyong espiritu, nalinis na ng dugo ni Kristo, ang lumalabas ngayon sa iyong bibig na nagmumula sa iyong puso ay mga bagay po na nakapag-glorify kay Lord. Kaya ito yung sabi ni Colossus, ni Pablo sa Colossus, but now is the time to get rid of anger, rage, malicious behavior, slander, and dirty language. So dapat iwasan nyo na raw yun. You know, yung mga masasamang pananalita. No? So it is the responsibility of the church leaders to take good care the flocks of God. Responsibility po yan. Tingnan niyo po, ano sabi po ng Acts 20:28. So God, guard yourselves and God's people. Feed and shepherd God's flock, His church, purchased with His own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as leaders. So as a leaders,
ay responsibility natin alagahan ang tupa ng Panginoon na pinagkatiwala po sa atin, no? Na binili ng kanyang dugo, banal na dugo. We have to feed them healthy spiritual food. Hindi kung ano na tinuturo natin, no? Dahil tayo po ay pinagkatiwala ng Diyos na alagaan ang kanyang tupa. Pangatlo po, na frontliners na sinasabi natin na kailangan po ng mga church at spiritual life. The gifted leaders who will equip and train the believers. Ito yung sabi ni Luke sa Acts, no? 11:25. Then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul. And when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year, they assembled with the church and taught a great many people, and the disciples were first called Christians in Antioch. Naku! Nung makita na kasi, great number of people was delivered, na naligtas, no? Na nakita ni Barnabas, dumadami, no? Many people were added to the Lord, nadagdag sa congregation. Hindi ko kakayanin mag-isa to. Kailangan ko ng partners, kailangan ko ng co-workers in the kingdom of God. Ang ginawa niya, inanap niya si Pablo. Kasi si Pablo po, kung mababasa po natin sa Book of Acts 9:10, ay nung ma-convert po siya, talagang boldly nangaral po ng gospel. Nagulat ang mga tao. Dati persecutor, ngayon nangaral na po patungkol kay Kristo. At nakita ng mga Grecian Jews, nagalit sa kanya. Ang ginawa, pinagbanta siyang patayin. At nalaman to ng mga brothers. Ang ginawa nila ay tinago nila si Pablo, dinala sa Cesarea at sa Tarsus. Tagaroon kasi si Pablo sa Tarsus eh. So, lumipas sa mahabang taon. Maram, sabi nga ng mga Bible scholar, mga 10 taon ang lumipas na mangyari ito. Inanap siya ni Barnabas. At nang makita siya ni Barnabas, si Pablo, possible, hindi binanggit ng Bible, nangaral din si Pablo doon, si Saul na sinasabi, ay sinama niya ito sa Antioch upang i-train, i-disciple ang mga tao, no? Sa yung mga Gentiles believers, yung mga na-convert po, no? Upang turuan sila, i-equip sila, i-coach sila kung paano po magpatuloy sa pananampalataya, paano mag-aral ng salita ng Diyos. Yun po ang ginawa ni Barnabas at ni Pablo. Teamwork sila. Kaya nga po sa ministry, we need a partners, no? Teamwork. Kaya dala si Jesus Christ, dala-dalawa po pinadadala niya, di ba, sa iba, nung nag-evangelize. So, because of their inspiring influence, many people became a disciples of Christ, no? The growth of the church meant that Barnabas needed help. So, he went to Tarsus and look for Saul, which we call Paul. Inanap niya, kailangan ko ng katulong, sabi ni Barnabas. So Barnabas and Paul are pastors and teachers. They were gifted to be responsible for the day-to-day building up of the church every day. Wala silang ginawa kundi edify to build up the church, yung mananampalataya, encourage. Ito yung ano eh, napakalaga po kasi ng equip. Ano po ba ang pinaka-goal ng isang leaders kung bakit niya ini-equip, tinitrain? Ang pinaka-goal po dyan, pinaka-purpose dyan, una, to be useful in the work of the ministry and to edify the body of Christ. Yung po yung goal. Kaya nga Ephesians 4:11, ito yung purpose po. Si Jesus Christ mismo nabigay ng gift na ito eh. And He Himself gave some to be apostle, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. So dito sa context na ito, it refers to leading Christians from sin to obedience. So ben, pangunahan mo itong mga Christians doon sa masamang pamumuhay, sa kasalanang pamumuhay, sa pagsunod kay Kristo. O parang sila'y gumaling sa virus ng kasalanang ito sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Okay? So in the process of discipleship, the scripture is the key to this process. So ang ginagamit po sa pagdi-disciple po ng mga tupa ng Panginoon
ang ating materials ang ginagamit, walang iba kundi ang Bible, the Word of God. Why? Because the Word of God has the power to transform the life of the people. Only the Word of God, not our own knowledge, but the power, the strategy of Jesus Christ, the strategy of God. Use the Word of God. Tingnan niyo po. Sabi niya, the duties of the pastors are to feed the flock with spiritual food and to see that they are protected from spiritual danger. No, kaya natin tinitrain eh, para sila ay marunong magproteksyon sa kanilang pananampalataya. Hindi na sila madideceive ng mga false teachers. Diba, tinitrain natin, tinuturuan magbasa ng Bible, tinuturuan mag-devotion, tinuturuan mag-analyze, tinuturuan mag-meditate, tinuturuan manalangin. Di ba ba? Upang makapaglingkod sa Panginoon, para pag na-encounter nila itong mga wolves na ito, itong mga false teachers na ito, hindi sila madideceive. Di ba? Yun ang purpose. So, the work of ministry, the spiritual service required of every Christian, not just a church leaders, but building up of the body of Christ. Lahat po tayo. Dapat parte tayo to edify the body of Christ. No, hindi lang ang church leaders, lahat ng mananampalataya. So, we need spiritual edification, nurturing, and development of the church. That is our responsibility. Sabi nga lang pa ni Pablo sa taga-Galacia, alam niyo po ba, sabi niya, the one who sows to please his simple natures, from that nature will reap destruction. But the one who sows to please the Spirit, to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Alam niyo po ba, dapat, ang tinatanim po natin ay mga spiritual things na mapiplease po ang Diyos. Dahil yun po ang ani natin, spiritual reap eternal life, no? Na magre-reap po eternal life. Tayo po itanim natin. Tanim lang tayo ng tinim na mabubuti, na glorify God, na nakapag-e-edify po sa mananampalataya. One day, we will reap that. No? Na tinatawag, you will reap eternal life. Amen? Kaya nga sabi ni Pablo, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Do not give up, brothers and sisters. Kung ikaw may ministry, just do it. Do the good things you know. No, sabi ng Bible, don't give up. When you give up, nothing will happen. Wala na. Wala na mangyayari. So therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Hindi lang ito sa food, hindi lang material things. The real needs of these people is their spiritual growth. Do good. There's opportunity. Do good. Don't give up. Let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Yung nandyan na eh. Dapat ingatan mo yan, turuan mo yan. So why God allowed us to go through testing, trials, and challenging situation in our life? Bakit pinapaintulutan ng Diyos ito? Kine-challenge tayo. Una, for us to know how God loved us so much. Our Lord Jesus voluntarily gave Himself dying on the cross as a payment for the penalty of our sin. Si Jesus, para malaman mo kung gaano kakamahal ng Diyos. Second, to grow our trust and confidence in our Lord Jesus and improve our intimate relationship to God, para ma-improve. No, magkaroon tayo ng malaking pagtitiwala at kumpiyansa sa Diyos. Ma-develop, ma-improve po yung ating relasyon sa Diyos. Hindi lang yun. Most especially, for you to know who you really are. Para malaman mo kung sino ka ba talaga. For you to know, apart from God, you can do nothing. Try to contemplate who are you before God. Tignan mo, sino ka ba talaga sa harap ng Diyos? Are you really a son of God? A belong to the family of God? No? Pinapakita, para makita mo sa sarili mo na talaga ba ako ay sa Diyos, hindi ako susuko. I have to fight a good fight of faith, sabi nga ni Pablo. Huh?
ito yung pinapakita ng Lord sa atin eh. Amen po ba dyan? Sa amin natutunan po tayo mga kapatid. Sa iiwanan po sa inyo ay text to ponder, no, na pagbudidiliin natin. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Try to contemplate and meditate that word of God. You trust in the Lord. Do not depend on your own understanding. So, we have three kinds of spiritual frontliners to care for those infected by deadly disease of sin. Una, ang frontliners are the believers of our Lord Jesus Christ, the leaders of the church, the gifted leaders, no, na nag-i-equip, nati-trains po ng mga mananampalataya. Ang conclusion natin, the church is the spiritual frontliners who are responsible to feed, to take good care God's flock, His church, purchased with His own blood. God bless po sa inyong lahat, and I pray tayo pong lahat ay ma-encourage po. Tayo po yung manalangin. Purihin ka, aming amang Diyos sa langit, tunay Panginoon, sa pamamagitan po ng dadal na dugo ni Kristo, ang bayar sa kasalanan na nasa aming puso, kaluluwa ay malinis na. Wala na po, sapagkat kami ay magaling na, malinis na, at may buhay na walang hanggan na. Maraming salamat po sa iyong message, Panginoon. At ang aking dalangin, Panginoon, habang wala pa pong vaccine dito sa physical virus na ito, ay nawa, proteksyonan niyo po ang iyong mga anak. Ingatan niyo po sila sa kanilang araw-araw ng kanilang buhay. Kaya mga kapatid, lagi po nating alalahanin na ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Diyos ay nasa atin na. Kaya lumakad tayo sa buong linggong ito na may bagong buhay na kay Kristo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless po sa inyong lahat.